Hi guys! Nandiyan pala kayo! Kamustocks! Ito nga na naman, matatapos na naman ang month ng July. Eh bago matapos yung month ng July, ito yung inaabangan natin. Bukod sa long weekend, ay yung August. Ghost month, August. Sana natawa kayo dun sa joke ko. Well anyways, yung ghost month ay mangyayari actually bukas eh. From August 1 to 29, 2019. At yung importanting date dito ay yung Ghost Festival, which will happen at August 15, 2019. Ano bang meron dito sa Ghost Month na ito? Eh, sinasabi nila, pangit daw mag-invest, nakakatakot, wag daw, ganto ganyan. Ito kasi based dun sa Chinese tradition na yung mga evil spirits daw ay nasa earth. So, pangit daw magpirma ng kontrata, mag-expand ng business, or pumasok sa kahit saang investment dahil ito ay malas daw. Pero totoo ba ito? Based dun sa data ng market? Or dapat ba tayong matakot pag during Ghost Month? Or ito ay isang oportunidad para sa atin? So, sinilip namin yung data ng PSCI since 2009 to 2018. And it turns out na ito ay nag-average ng negative 0.39%. So, hindi ganun kalaki yung pagbagsak niya ng kagaya ng inaasahan natin. And what's interesting here is that yung ating value turnover from averaging to 7.28 billion ay bumababa na lamang ng 5 to 6 billion pesos. So, yung bukod sa mga takot mag-invest at yung ating mga fund managers abroad ay nakabakasyon dahil summer sa kanila, ay ito ay magpo-post sa atin ng opportunity dahil wala sila eh. So, hindi sila masyado nagpa-participate at pwede tayong pumasok doon. Ayan na nga, nakapasok na nga tayo. So, maganda ba na ano ba ang performance ng ating stock market after ng Ghost Month? Sinilip na naman namin yung data ng PSCI since 2009 to 2018, and it turns out na ang PSCI ay tumataas ng as much as 1.5% after ng Ghost Month. So, ito ba ay malaki na ba? Maliit? So, tingnan natin yung mga sektor na napapabilang dito sa PSEI natin. So, yung holding, financial, mining and oil, and yung ating industrial, almost lahat sila, ulit natin, lahat sila up by 3.5%. So, ayan, data-driven ito at napapakita namin sa inyo na may oportunidad talaga na, na pagka-ghost month and after ghost month, nagre-rebound yung market dahil yung mga takot at yung mga ating mga fund managers ay nagsibalikan na sa stock market natin. And we conclude na huwag katakutan yung ghost month dahil it poses opportunity not just for the market but also for us as well. So, before we end the video, we want to give shout out to our top fan na sumagot ng aming pop quiz titled, What Would You Do With Your 5,000 Pesos? Ito ay sina Tong Francisco, Marlon Pinebres, at Elmer Jan. Salamat sa mga sumagot. For more shoutouts, abang-abang lang kayo sa aming mga upcoming quizzes and ma-feature kayo sa aming mga videos. And kung meron kayong gustong i-feature na topic sa Kamustocks, please post your comments below din. And again, my name is Piper Tan. Happy trading!